So magandang araw sa inyong lahat. Para sa activity na ito, we will identify what will happen if we put some of the materials that we have right now sa ilang liquids. Specifically, the materials or the solute that we will try to dissolve in kerosene and liquid are salt, MSG or monosodium glutamate or commonly known as benzene, sugar, and candle wax. And of course, we have two liquids here. We have water, yung nasa beaker, at yung kerosene na nasa petri dish. So, you can actually do this activity sa bahay. Instead of using glass apparatuses, pwede kayong gumamit ng plastic cups or paper cups. And you can actually do this setup with little supervision kasi hindi naman ito ganun ka-easy. So, what is the main objective na gusto natin tignan? What will happen if we put polar or non-polar solute sa polar and non-polar solvent? So, this is still in connection with the lesson about polar and non-polar substances. So, let's do this. So, para sa una nating setup, maglagay tayo ng asin dito sa tubig at maglalagay din tayo ng asin dito naman sa kerosene. So, hindi ko na masyadong in-specify yung amount. Siguro, pinch lang yung ilagay ninyo para matingnan or matest kung magdi-dissolve ba yung solute sa mga solvent na meron tayo. So, gamit yung stirring rod, haluin lang natin. So yung nasa left, yan yung water na may asin. So makikita natin na yan, na-dissolve almost lahat ng amount. Kung may natira man, sobrang konti lang. Pero sa kerosene, nakita natin na hindi na-dissolve yung salt. Para sa pangalawang substance or materials, monosodium glutamate or MSG or benzene. So maglalagay din tayo ng small amount sa water at maglalagay din tayo ng small amount sa kerosene. At hahaluin din natin yung substance. Ito naman yung result ng pagtunaw natin ng benzene. So makikita natin sa water, ayan, na-dissolve yung monosodium glutamate or yung benzene. Samantalang sa kerosene, ayan, crystal pa rin siya. So hindi siya na-dissolve. Para sa pangatlong setup, meron tayong sugar. So maglalagay tayo ng ample amount sa water at maglalagay din tayo sa kerosene. So so makikita natin dito sa sugar solution o yung tubig na may asukal na yan, halos na dissolve din yung nilagay natin na asukal. Samantalang sa pangalawang setup,
Sa kerosene naman, ayan, kristal pa rin, hindi nalusaw yung asukal. Para sa huling setup, para sa solubility, maglagay tayo ng candle wax dito sa tubig. At maglagay tayo dito sa So para sa wax, ito yung mixture ng wax and water. Tapos ito naman yung sa kerosene at saka wax. Makikita natin na hindi nalusaw yung wax sa tubig. Pero doon sa kerosene, nakita natin, hindi man totally nalusaw lahat, pero yung size nag-diminish and yung mga maliliit ay nalusaw. So para makita ulit yung result ng activity natin, so, yung first setup, ito yung sa salt, ito naman yung sa vetchin, sa sugar, at saka sa candle wax. So, yung nasa beaker again, yan yung water. So, makikita na nalusaw yung salt, nalusaw din yung vetchin, pati yung sugar, pero hindi nalusaw yung candle wax. Pagdating naman sa kerosene na liquid ang ginamit, yung salt, yan, solid pa din siya. Yung vetchin, crystallized pa din, so hindi din nalusaw. Yung sugar, hindi rin siya nalusaw, pero yung candle wax, nalusaw siya. Sa setup na ito, titingnan natin ang effect ng heat sa mga substances, and basically titingnan natin kung sila ay matutunaw with the presence of heat. So simulan na natin. So ang mga substances na meron tayo ay candle wax, sugar, vetchin, and salt. So sisimulan natin sa wax. Isusunod natin ang sugar. Next natin ay ang vetchin. Last natin ay ang asin.
Para sa setup natin sa bahaging ito, titignan natin ang electrical conductivity ng solution at mga mixture na ginawa natin kanina. So for our first setup, para maipakita natin na hindi dumadaloy ang kuryente, meron tayong tap water. So yung setup natin ay isang buong circuit at susubukan nating padaluyin ang kuryente dito sa beaker mula sa wire na ito papunta sa kabilang wire. So since tap water ito, ano kaya ang mangyayari sa kuryente pag i-switch on na natin yung setup? So nung switch on, sinwitch on natin yung setup, hindi nag-conduct ng electricity. So switch off natin at magpalit tayo ng solution. Subukan natin yung first solution na salt solution. So napalitan na natin yung beaker at ito yung beaker na may lamang salt solution. So itry natin i-switch on at tignan kung magkakandak ba ito ng electricity. So ayan, nag-conduct siya ng electricity. Subukan nating dagdagan ng asin kung anong mangyari sa intensity ng ilaw. So anong napapansin ninyo pag dinadagdagan natin ng asin? So ito naman yung may vetchin or may MSG. So isi-switch on ko yung setup and tingnan natin kung mag-iilaw ba yung light bulb. So ayan, nag-ilaw siya. So this time para sa third experiment, try naman natin yung sugar solution o yung tubig na mayroong asukal. So switch off ko na to and papalitan na natin ng beaker. So ito naman yung sugar solution. So tignan natin kung magkakandak ito ng electricity. So mahina yung dumadaloy na kuryente. So subukan natin yung huling mixture ng tubig at saka ng wax. Let us see if it will conduct electricity. Para sa mixture ng wax at saka ng water, tignan natin kung magkakandak ito ng electricity. So nakita natin na walang electrical conduction. So hindi ito nag-conduct ng electricity. So after the demonstration, i-plot na natin yung mga data na na-observe ninyo doon sa activities na ginawa ko. So for the activity, I emphasize three properties exhibited. These properties are solubility, melting, and electrical conductivity. So pag sinabi muna natin solubility, this is the ability of the solute to be dissolved in solvent or certain solvents. Pag sinabi namang melting, this is the ability of substances to be transformed from solid phase to the liquid phase. At pag sinabi natin electrical conductivity, ito naman yung ability ng substance, solution, or mixture to conduct electricity. So simulan natin doon sa solubility. So
meron tayong, just to recall, meron tayong dalawang solvent or liquid, water, and kerosene. And we have four substances na sinubukan natin i-dissolve dito sa mga liquids na ito. And these are salt, benzene, sugar, and wax. So, if water is the solvent, ano yung mga soluble? So, we have salt, MSG, and sugar. And the only material or substance that is not soluble in water, based on our activity and the demonstration, is candle wax. On the other hand, nung kerosene naman yung ginamit natin bilang solvent, ano-ano yung mga na-dissolve at ano-ano yung hindi na-dissolve. So, the soluble material for kerosene is candle wax, and salt, benzene, and sugar are not soluble in kerosene. What's the reason kung bakit na-dissolve siya sa isang sa water tapos hindi siya na-dissolve sa kerosene? The answer to that is the polarity. One of the key things that you need to remember is this: like dissolves like. Meaning to say, a polar solvent will dissolve a polar solute, and a nonpolar solvent will dissolve a nonpolar solute. So if ang solute na ilalagay mo sa isang nonpolar na solvent, hindi siya madidissolve. Pero kung pareho sila ng polarity, then you can expect that the solute will be dissolved or malulusaw siya doon sa specific solvent na yun. So in this case, we all know that water is polar, which means salt, benzene, and sugar are all polar solute. So if you would ask me, sir, di ba yung salt is ionic? So remember that all ionic compounds are having distinct charges. So kung distinct yung charges nila, then mas polar sila, which means the polarity of the ionic compounds are defined kasi nga may mga charges sila. So we can say also that kerosene is not polar, therefore this is nonpolar. And since salt, benzene, and sugar are all polar solute, we cannot expect na ma-dissolve siya sa kerosene kasi yung kerosene is a nonpolar, except candle wax, kasi yung candle wax nonpolar siya. And obviously, if it's nonpolar solute, it will be dissolved in a nonpolar solvent. For example, kerosene. For melting, so ano-ano yung mga nag-melt easily? So unang-una na, candle wax. And then sugar, benzene, and salt, hindi siya nag-melt. Although dun sa video na dinemo ko, most of the MSG na nasa ibabaw, hindi siya totally nag-melt. So, siguro lagay na lang natin siya sa gitna because some of the parts lang yung natunaw. Okay, so ano naman yung relationship ng polarity? So, polarity pa rin yung pinag-uusapan natin sa melting ng mga substances. If the substance is nonpolar or having a low negativity, electronegativity difference, para siya mas ma-consider na non-polar covalent, the force of attraction between the molecules ay hindi ganun ka-strong. So, hindi kagaya ng force of attraction na nasa pagitan ng mga ionic, so mas strong yung force of attraction nila. So, ano yung effect kung mahina o malakas ang force of attraction? Well, pag malakas ang force of attraction, it will require so much energy para i-break yung force of attraction na yun. Kung ang force of attraction naman ay hindi ganun ka-taas or kataas, yung amount of energy para i-break yung force of attraction nito ay hindi rin mataas. At yun yung nangyari sa wax and sugar. Since they are both covalent compound, the force of attraction existing in the two of them ay hindi kasing lakas or taas
ng ionic at saka ng mga mas mataas na electronegativity difference na polar. So, yun naman yung sa melting. And lastly, about the electrical conductivity. So, alin sa tatlo or sa apat na materials yung nag-conduct ng electricity nung inilagay natin siya sa tubig? Kung naalala ninyo, salt solution, MSG solution, and sugar solution. At ang hindi nag-conduct ay yung mixture ng water at saka ng candle wax. So, what's the reason behind the electrical conductivity of these solutions? One, for salt, since salt is ionic, then there are ions. May mga charges. So, it permitted the flow of electrons doon sa solution. Same goes with MSG. Kasi monosodium glutamate, so meron siyang ions din. If you would ask me, why sugar conducted electricity doon sa ating demonstration, gayong hindi naman siya ionic. Remember na siya ay polar covalent. At pag sinabi natin polar, meron siyang bahagi ng kanyang molecule that is partial positive at meron bahagi ng kanyang molecule na negative. So yung existence of the partial positive and partial negative side ng molecule na ito permitted the flow of electricity. Kaya doon sa ating ginawang demonstration or doon sa dinemo ko, merong conductivity, electrical conductivity, yung sugar solution. Pero in terms of the intensity, mas intensified yung flow of electricity doon sa salt solution at saka sa MSG. And of course, wax, well, wala talaga siya kasi una, hindi na-dissolve yung wax at pangalawa, non-polar covalent siya. So, totally, walang chance na magka-conduct siya ng electricity.